Hello, at ngayon magre-react ako sa isang video or series of videos ni Mr. Rendon Labador. Isa po siyang motivational speaker at magre-react ako bilang personal development coach at motivational speaker din. Kaya ito ngayon ko lang ito makikita, impromptu. Tingnan natin kung ano ang aking magiging reaksyon. Part 1, part 2, part 3 yata ito eh. Tingnan natin. Ito yung part 1. Let's go! Hindi ka talaga itatry. Kasi marami kang masusubukan eh. Hindi naman straight path yan eh. Hindi, hindi ganun eh. Kasi sa buhay mo, marami kang madadaanan ng mga kaibigan mo. Kailangan magaling ka mag-assess. Along the way, sasabihin ko sa inyo, no, you are the average of the 5 persons you are always with. Ano ibig sabihin nun? Kung ang kaibigan mo ay mabubuting tao, mas malaki ang tsasa na maging mabuti kang tao. Kung ang sinasamahan mo ay masasamang tao, malaki ang tsasa na maging masama ka rin tao. Kaya sa akin, kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, sumama ka doon sa mga tao makakatulong sa development mo sa buhay, or makatulong sa iyong success, or mapapabuti ang iyong relationship with other people. Kaya nga, tama siya, dapat maging mapanuri ka para sure na maging maganda ang buhay mo. Kasi minsan, akala mo okay yung trato sa'yo, tapos lolokohin ka pala. Oo, pwede kang maloko. Kaya, dapat, actually, experience ito eh. Sa umpisa, siyempre, kung bata ka pa, madali kang maloloko, lalo nang wala kang experience. Pero habang ikaw ay tumatanda, nagkakaisip, nagkakaroon ng maraming experience, malilesen na yung panloloko sa inang tao. Unang maloloko ka dyan sa utang, okay? At saka yung pagtatrust mo sa kanila ng iyong mga secrets, pwede kang matraidor, o kaya yung mga gawain mo na konti lang ang nakakaalam, bigla kang ibunyag sa ibang tao, di ba? Kaya nga mahirap din yung basta-basta nagbibigay ng information sa mga tao dahil pwede kang matraidor later on. Alam mo, okay siya, sumama ka, napariwara ka pala. So, ingat, ingat. Dapat lagi kang... Lagi tayong mag-iingat lagi. Walang tiwala sa tao. Kahit gano'ng kabait yan, dapat lagi kayong walang tiwala sa tao. Dapat lagi kayong walang... Okay. Sabi niya, lagi kang walang tiwala. Ang aking point dito naman ay iba. Okay lang magtiwala, pero may risk. Ibig sabihin, pag nagtiwala ka, iway mo yung mga things. Ito bang tao na to, sigurado ka na talagang mabuting tao sa'yo. Hindi ka tatraidorin, hindi ka gagawa ng masama. Okay, so sa akin, pwede kang mag-trust, pero dapat marunong kang magbalanse. Kung nahihirapan ka sa pagbalanse, pwedeng kumuha ka ng coach, kumuha ka ng mentor, or makipag-usap ka sa mga other close friends or relatives na maaaring makatulong sa iyo or magbigay ng guidance. Walang tiwala. Mas okay yun. Kaysa lagi kang puro tiwala, naku, maluloko ka dun. Pero magtiwala sa akin, ang aking palagay, magbigay din ikaw yun ng tiwala. Kasi ano yan eh, meron tinatawag na law of reciprocity. Pag hindi ka nagbigay ng tiwala, hindi ka rin pagtitiwalaan ng maraming tao. Kaya dapat you give first before you receive. Puro, wala, puro ka tiwala eh. Naloko ka tuloy. Akala mo mabait eh. Akala ko mabait eh. Akala ko kasi, yun yung akala, yun yung magpapahamak sa inyo. Ang dali mo na sa, ano mo yun, sa pagkatao mo yung word na akala. Mas maganda huwag ka magtiwala. Yun ang kanyang ano, di ba? Yun ang kanyang point of view. So, nasa inyo yan. Kami lang naman dito ay narito para i-guide kayo. I am sure matatalino kayong tao. Magkitiwala ka ba? O hindi ka talaga magkitiwala? Or in between? Kasi pag...
pag pinotekta mo yung sarili mo, mas maganda. Diba? Kaysa nagtiwala ka, napahamak ka. Yung part sarili mo yan eh. Diba? Talagang responsibilidad mo na protektahan yung sarili mo. Dapat ganun yung mindset mo bro, habang bata ka lang. Ibahin mo talaga. Nakakahiya talagang sabihin na, uy, wait lang, check ko muna. Uy, wait lang, pag-isipan ko. Mahirap sabihin yun eh, lalo na pag nahiya ka. Oo, ang Pilipinos kasi mahiyain. Minsan, kailangang matuto tayo na mag-say ng no. Mababasa mo yan sa mga personal development books. Na yung mga nagiging successful na tao, sila yung marunong magsabi ng no. Hindi tayo pwedeng yes, 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 lahat. Gusto mo lahat ng tao eh ma-appreciate ka o lahat ng tao eh pagbigyan mo. Doon nakaka-problema. Pag lahat ng tao pinagbigyan mo, okay, sila nagiging successful, maaaring maiwan ka later on. Dahil yung goals nila, natutulungan mo sila, pero yung goal mo, hindi mo natutulungan yung sarili mo. Tumanggi. Yun yung nagpapahamak sa atin. Huwag kang mahiya sa tao, bro. Huwag kang mahiya sa tao kasi bawat decision na gagawin mo, risk. Ako, kaya ako wala akong kaibigan eh. Ayan, ang problema. Pag wala kang kaibigan, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya nung nawala siyang kaibigan. I am sure mabait siya sa kanyang mga kamag-anak. By the way, if you want to be happy, napaka-importante, nakalagay sa isang Harvard study, the key to happiness is good relationship with other people. Ako naman, sarili ko, yung mga taong tinitich ko, hindi ko naman ine-encourage sa kanila na mawalan ng kaibigan. Okay. Maging ano lang sila, maging mapanuri na tamang kaibigan ang sasamahan nila. Mahirap din na walang kaibigan kasi in the future, pag kailangan mo ng tulong, baka, alam mo na, konti lang ang makakatulong. Although alam mo, sigurado yung kamag-anak niya eh, tutulong sa kanya yan. Nagbabawas ako ng kaibigan eh. Habang tumatanda ka, ma-re-realize mo yung tao toxic. Akala mo dati okay, tapos later on. Oo, kung ang tao eh toxic, walang ginawa kundi magbigay sa iyo ng negative vibes, sa tingin ko, layuan mo na. Kung di mo kaya layuan, medyo bawasan mo na yung time with him or with her. Kasi yung katoksikan o yung negative vibes, nagrarab yan eh, pumupunta sa ating systems. Kaya kung meron ka kaibigan na nagpo-pull down sa'yo, eh, palagay ko, it's time to give him up or give her up. Medyo nag-negative na tatanggalin mo na siya. Ganun talaga. Hindi lahat ng tao makakasama mo. Hindi lahat. After 1 year, 2 years, iba na makasama mo. Oo. Kasi nga, if you want to be more successful, minsan, may mga tao talagang hindi nakakatulong sa goal mo to become a very successful person. So, kanya ganyan, along the way, you will meet the right people na tutulong sa'yo along the way. Diba? Hindi lahat makasama sa'yo. Diyan sila ngayon, later on, wala na sila. So, huwag ka mahiya. Pag ayaw mo, sabihin mo, okay lang na palakaibigan ka. Pero once na nakita mo na hindi mo gusto, cut agad. Iwas agad. Nandito na tayo sa part 3. Ang topic ay mag-ingat sa taong sinasamahan by Rendon Labador. Ito na natin sasabihin niya sa part 3. Ito na yung last. Ganun, dapat ganun. Ganun yung mindset mo. Kasi ang goal mo nga, maging successful sa buhay eh. Puro challenge. Oo. Sa totoo lang, lahat naman tayo, ang gusto natin, maging successful sa buhay. Oo. Pero, bawat tao, iba-iba ang goals. Kasi, siyempre, mayroong goal na gusto niya eh, the best relationships with the friend, or relatives, or partner. Yung namang iba, gusto nila maging more successful sa career, yung iba more successful sa wealth, sa pera, yung iba more success sa trabaho, yung iba more success sa sports. So kanya-kanya tayo ng goal sa buhay. Importante na as early as today, alam mo na yung gusto mo mangyari sa buhay mo para yan ang maging North Star mo kung saan doon patutungo ang buhay mo.
Challenges yan, bro. Marami ka pang dadaanan, magmamature ka pa. Pero ingat ka, kasi yung journey mo na yun ang crucial. Kaya pipiliin mo talaga yung taong kasama mo. Pipiliin mo talaga, huwag ka may... Oo. Pipiliin. Yun nga lang, di ba, kung meron kang kaibigan talaga na matagal man ng kaibigan, oo. Kung hindi naman ganun ka-toxic, hindi lang nakakatulong, siguro medyo bawasan mo lang yung time. Kasi minsan along the way, yung mga kaibigan natin na hindi magagaling or negative, minsan nagbabago din naman yan. At minsan nga yung mga taong yan, yan pa unlad compared sa success mo. Mas magiging successful pa sila. Kaya sa atin, ano lang, hinay-hinay lang sa pagiging magkakaibigan. Di ba? Huwag kang mahihiyang mag-say no, huwag kang mahihiyang tumanggi. Kasi buhay mo yan eh. Huwag kang makasama lang. Tingnan mo muna kung may mapapala ka. Kasi yung age mo na yan, crucial eh. Huwag ka rin matakot gumawa ng desisyon kasama sa buhay yon. Kasi walang perfect decision eh. Ako marami. Oo, ang decision, maaring correct, minsan mali, nag-fail ka. Ang tao naman, normal lang ang mag-fail. Ang mahirap, yung lagi kang fail ng fail, hindi ka natututo. Part of life yan. Walang nagiging successful na tao, tandaan nyo, na hindi nakakaranas ng failures. Marami rin akong mali na pinili, marami rin akong mali na ginawa sa buhay ko na akala ko, okay, basta itama mo. Kasi dun mo makikilala yung sarili mo eh. Yun yung mga chance mo na mag-grow ka eh. Mahirap magkamali kung hindi mo tinatama. Kaya okay lang magkamali, basta tinatama mo palagi. Hindi naman maganda yung puro kamali, di ba? Ginawa mo dati, mali, uulitin mo ulit, di ba? Matututo tayo dapat sa ating mga nakaraan. Realize mo yan. Kaya okay lang yan. Yung mga kung makakaranas ka later on na mga nag-fail ka, okay lang yun. Ano yun eh? Process yun eh. Dapat talaga mas maraming ganun. Kasi mag-iisip ka bro eh. Magmamature ka na magmamature. Ngayon, mas maaga ka magmamature, mas maganda. Mas tumatama yung mga choices natin na gagawin mo, mas tumatama. Mas nagiging wise ka eh. Yan yung journey mo eh. So lahat ng choices mo ngayon na gagawin mo dito, yan na magdidictate kung makukuha mo ba yung dreams mo, kung magiging successful ka ba o hindi. Dapat ganun yung ugali nyo. Addict kayo sa success, progress, sa develop. By the way, if you want to attain your goals, mas maganda isulat nyo. Ilagay nyo sa papel. Oo. Ilagay nyo sa dingding, idikit nyo sa kotse, sa pinto, sa cabinet, sa likod ng CR, sa ref. Yung madalas mo siyang makita kasi pag sinulat mo, mas malaki ang chance na makita mo yung success. Ako, meron ako dito sa gilid ko, meron akong isang papel. Yun ang aking guide sa buhay. Sampu siya, written in present tense. For example, kung gusto mong maging mayaman, ang pwede mong ilagay sa number one. Ako, ganito ang style ko ah. Ang tawag dito, positive visualization. Pwede mo ilagay, kung Christian ka, thank you God for giving me the wealth I need to pay my debts, to have a comfortable life. Thank you for the 1 million pesos that I received this year. Mga ganon. Depende na lang kasi iba-iba naman tayo ng gusto sa buhay. Yun lang. So, 10. Sa tingnan nyo na lang, i-google nyo positive visualization. Development sa improvement. Yun yung lagi mong titignan. Dapat ganun yung ugali nyo. Addict kayo sa success, progress, sa development. Yun. Okay, tapos na. So, yun lang. So far, nagustuhan ko naman yung sinabi ni Labador. At sa akin, siguro para maging more successful kayo sa buhay, unang-una, magpaturo kayo sa mga successful people. Pangalawa, magbasa kayo, mag-research kayo sa internet. Meron tinatawag ng mga audio-visual materials, meron mga CDs, pwede kayo makabili, or sa YouTube, pwede kayo makinig sa mga motivational speeches doon. Meron din mga libro, importante yung libro. Marami akong libro na nababasa. At basta importante lang,
just move forward na lagi tayo nagde-develop every day. Kasi kung one week walang nangyaring maganda sa iyo, same lang. Eh, mahirap mag-develop ang isang tao. Kailangan every day or every hour meron kang ginagawa na makakatulong sa success mo. So, yun lang. Hanggang sa muli. Goodbye sa inyo. Bye.